bago tayo mag-umpisa sa paggawa ng igpay mga kamaster, ano, mag-subscribe ka muna kung bago ka pa lang sa aking channel. At kung ayaw mo naman ay walang problema. Pero sa mga gustong matuto ng bikiri ay mag-subscribe ka na, dahil lahat po ng tungkol sa bikiri, lahat po ng alam ko ay isishare ko po sa channel na ito. Master Baker po. Ang isishare po nating video ngayon mga kamaster ay yung kabuuan ng igpay. Ano, kung napanood mo yung pabalat ng igpay, so siguradong masusundan mo siya ng tama. At ito na po yung mga sangkap natin. Milk boy po kalahating kilo, at yung sugar natin ay 400 grams. Maliwanag po ba yun? 400 grams na sugar. Puti, kung ayaw mo ng puti, white na lang. At yung egg naman natin, itlog, kung ayaw mo ng egg, itlog na lang. 6 na piraso yan, mga kamaster, no? So, pwede ka rin gumamit ng 7 or masigit pa. At yung gagamitin nating gatas ay ibap po, ano? Ibap niya yan, makikita niya yan. Alaska, mga kamaster, ano? Kalahating ilagay niyo dyan, ano? Kasi buo yan ngayon, kalahati yung ilagay niyo. Pwede niyo rin hindi lagyan ng gatas mga kamaster, ano, yung iba. Pwede rin naman na hindi kayo maglagay. Ang tubig nga pala natin dito mga kamaster, kapag hindi kayo naglagay ng gatas ng iba ay 3 lata. So nakikita niyo yung ginagamit yung yung ginamit kong lata. So yan ang gamitin niyo, 3 lata po ang tubig niya. At kung maglalagay naman kayo ng gatas ay pwede na po yung ilagay nyo yung 2 kalahati na lata. Maliwanag po ba yung lata po, ano, para mas mabilis nyo yung sundan. At kapag nalagay na natin, at pag nahalo na natin yung itlog ay ilagay na natin yung asukal, tapos yung gatas na inilagay natin, at haluin po natin mabuti yan. At kapag nahalo po na natin yan mga kamaster ay maglagay po tayo ng konting tubig lang. Huwag po nating ilalahat yung 3 lata. Hindi kayo 2 kalahati yung ilalagay mong tubig. O nasa sa'yo kung ilan ang ilalagay mo. Basta ang limit po yan ay 3 lata. So, konti lang muna para hindi tayo mahirapan sa paghahalo sa milk boy. Ano? So kapag nalagay na natin ng konti yan ng tubig, ilalagay na po natin yung milk boy, then haluin po natin yung milk boy. At kapag ramdam natin na nahalo na yung milk boy, saka po natin ilalahat yung tubig na gusto nating ilagay. At kapag nahalo nyo na rin po lahat ito ay kailangan salain nyo po ito bago nyo ito ilagay doon sa hulmahan, sa oven mga kamaster, ano. Oo nga pala mga kamaster, kung gusto nyo maglagay ng APK o yung tinatawag na all purpose ay pwede naman po, para mas madagdagan po yung dami ng igpay nyo, ano. So kung tatanungin nyo kung ilan grams ang ilalagay nyo ay pwede na yung 2 kutsara mga kamaster, hindi na grams para mas madali. 2 kutsara pwede na po yung ilalagay nyo, ano, para mas dumami po yung kuan at mas kumapal po yung igpay ninyo, ano. Yan, sa haluin ng haluin lang po yan. Haluin nyo pong maigi para wala pong buo-buo yung igpay. Uulitin natin mga kamaster, kapag nahalo nyo na ay salain nyo ulit ito para mas maganda bago nyo ilagay po doon sa hulmaan ng igpay. So alam na natin kung ilan ang init ng oven natin. So ipapakita ko po yan. Pwede pong init ng oven ninyo ay 150 Celsius o di kaya 180. Kapag 180 mga kamaster, automatic po yun. So pahinaan nyo lang yung apoy nyo kasi napakainit po nung 180 Celsius. Kapag 150 na naman ay sakto lang naman yung apoy nyo. Kasi kapag sobra po ito sa init ay siguradong bibiyak po yung igpay at pangit po siya. So kahit bumiyak yan, okay lang naman. O nga pala mga kamaster, baka makalimutan po. At pagkatapos nyo po itong nahalo o lahat-lahat na, at bago nyo ito ilagay sa oven ay kailangan mainit na po yung oven ninyo. At kapag nalagay nyo na po, pahinaan nyo na rin yung oven nyo at patagalin nyo po ito ng
45 minutes o di kaya 50 minutes. So dipindi po yan sa lakas ng init ng oven nyo o di kaya lakas ng apoy ninyo. So yun na mga kamaster, uulitin ko, salain muna natin bago natin ito ilagay sa hulmahan o di kaya pagkatapos natin itong nahalo mga kamaster, no? So uulitin natin, bago nyo ito ilagay sa hulmahan kailangan mainit na po yung oven natin, ano? So yan, nakaready na po siya at pinapainit na po natin yung oven, dahil kapag hindi mainit ito ilalagay nyo baka hindi po ito maluto, kailangan mainit po yung oven ninyo. So yan po yung init ng oven natin, nakikita nyo naman, ano mga kamaster, sobrang init po yan. So kaya yung apoy ng oven ko ay pahihinaan ko lang po yan kasi sobrang init, na sobrang po siya sa init, kaya ganyan po yan, ganyan po kainit. Yan na nga mga kamaster, dahil mainit na yung oven natin, ilalagay na po natin yung hulmahan, then ilalagay na po natin yung tinimpla natin mga kamaster. At kung tatanungin niyo ito mga kamaster kung gaano katagal ito sa oven, mag-iisang oras po ito, depende po yan sa hina ng oven ninyo o hina ng apoy ng oven ninyo. Sa akin kasi ay mag-iisang oras, hindi ako nagkakamali, 45 minutes bago patagalin. At so yun na nga mga kamaster, luto na po yung egg pie natin. O nakikita niyo yan mga kamaster, ito yung sobrang init, kaya yan, dumubo po yan, then bumiyak po at bumagsak po. So ganyan lang talaga ang paggawa ng egg pie at paggawa ng tinapay. May pagkakamali po tayo, hindi po nawawala yan. Pero pag magaling na po tayo ay madalang na po mangyari yan. At kung nakikita niyo ay sumobra yung mga hulmahan natin na ginawa, kasi nga yun nga yung sinabi ko doon sa unang upload ko ng pabalat kung paano gumawa, ano, kung napanood mo yon, may tatama mo ng maigi yan mga kamaster, ano. At titignan natin yan kung maganda nga yung pagkaluto niya. So yan mga kamaster, ano, at kung tatanungin nyo kung ilan po ang hiwa nito ay 12 po ang hiwa nito. At kung tatanungin nyo naman kung magkano ang isa, pwede na po yung 12 isang piraso, ano. At pwede na rin po yung 13 o di kaya 10, at bahala na po kayo, kwentahin nyo na lang yung mabuti kung ilan po ang labas ninyo at nagastos nyo, at bahala na rin kayo magpresyo. Yan, mas maganda po ito kung naka-preser siya bago nyo siya ibenta mga kamaster. Panamigin nyo muna din, i-preser nyo at hiwain nyo. At yun lang mga kamaster, at maraming salamat sa panonood.